Good afternoon. Our topic for this day is about special discrete probability distribution. But then out of three parts of this special discrete probability distribution, we are going to focus on hypergeometric distribution. So as a definition, hypergeometric distribution is a discrete probability distribution that describes the probability of K success in N draws without replacement from a finite population size n that contains exactly k objects with the feature wherein each draw is either a success or a failure. So if you will notice in the definition of hypergeometric distribution, it is almost the same as binomial experiment. But then, we must know the distinction between this hypergeometric distribution and binomial experiment. And the simplest way to view the distinction between the binomial distribution and the hypergeometric distribution is to note the way the sampling is done. The type of application for the hypergeometric are very similar to those for the binomial distribution. We are interested in computing probabilities for the number of observations that fall into particular category. But in the case of binomial distribution, independence among trial is required. As a result, if the distribution is applied to, say, sampling from lot of items, let's say we have a deck of cards, batch of production items, the sampling must be done with replacement of each item after it is observed. On the other hand, the hypergeometric distribution does not require independence, and it is based on sampling that without replacement. So that is the difference, or that is the distinction between the binomial experiment and the hypergeometric distribution. And for us to be able to solve for the probability of success using this hypergeometric distribution, let me present to you the formula. So the probability of obtaining X success when a sample of size n is selected without replacement from n items of which k are labeled success and n minus k are labeled failure. So here is the formula. We have probability of X is equal to kcx multiplied by n minus kc n minus x all over ncn. So the probability of distribution of the hypergeometric random variable x, the number of success in a random sample of size n selected from n items of which k are labeled success and n minus k labeled failure. So the range of x can be determined by three binomial coefficients in the definition. When x and n minus x are no more than k and n minus k respectively, and both of them cannot be less than 0, usually we both k and n minus k are larger than the sample size n. The range of hypergeometric random variable will be x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sa value ng ating sample size. Okay? And another formula that we have is the formula of mean and variance using in this hypergeometric distribution. So here is the formula. So for us to be able to get the mean and the variance in hypergeometric distribution, the formula for mean is mu is equal to n multiplied by k all over capital letter N. Okay, so ulitin ko, kapag sinabi natin small n, that is the sample size, and then capital N is the total number of items, and K is labeled success. So here is the formula for us to be able to get the mean. And then for us to be able to get the variance, we are using this formula. Okay, variance is equal to capital N minus small letter n all over capital N minus 1 multiplied by small letter n multiply by k over capital N multiply by 1 minus k over n. Okay. Again, let me repeat. So capital N is the total number of items, and small letter n is the sample size.
Okay, and then K is labeled success. So, ito yung dalawang formula na pwede natin magamit para makuha natin yung mean and variance aside from getting the probability of success. Let us proceed to our first example. We have here, suppose 5 cards are randomly drawn without replacement from 52 cards deck. Find the probability of obtaining 3 red and 2 black cards. Okay? So actually, in this problem, alam natin na hypergeometric yung ating gagamitin solution kasi sinabi sa problem na without replacement. And we all know that if the problem is without replacement, ang gagamitin natin is hypergeometric. Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin ang binomial experiment kasi nga ang definition ng binomial experiment is with replacement. Okay? So in this problem, ito yung ating kailangang gamitin formula. The formula of hypergeometric distribution. Okay? So, if you will notice on our formula, meron tayong tatlong combination na kailangang isolve. Okay? Yung una is kcx, yung pangalawa is n minus kc, n minus x, all over ncn. Okay? By this time, isolve muna natin yung problem ng hiwa-hiwala yung tatlong combination. Okay? Para mas makuha natin yung pinakang concept kung paano natin kukunin or paano natin gagamitin yung hypergeometric formula. Okay? So, let us start on solving the first combination, which is kcx. Okay? So, kung ang kukunin natin is yung kcx, kailangan natin malaman ano ba ang value ng k, ano ba yung value ng x. So, since itong first part din ng ating isosolve, ibig sabihin, tumutukoy siya doon sa unang part din ng ating kailangan hanapin, which is 3 red. Okay? So, solve muna natin yung 3 red. We have here, the probability of 3 red cards. In a deck of 52 cards, diba meron siyang apat na figure? At bawat figure, meron siyang tigta 13 cards. Pero ang hinihingi lamang sa ating first part is red. Ano ba yung red doon sa ating apat na figure? So, we have diamonds and hearts. Na kung saan yung diamond and hearts, pareho siya merong tig 13. Kaya, ang magiging value natin ng success or yung value ng ating K out of 52 is 26. Okay? Ibig sabihin, out of 52, 26 yung nag-success tayo or success na siya ay kulay red. Kaya siya ay 26. At yung ating x, ilan ba yung hinahanap? We have 3 red card. Kaya ang ating kailangan sa 26 is just 3 cards. Okay? In this case, let us solve the problem. 26c3 can be solved in this way. We have 26 factorial divided by 3 factorial multiplied by 26 minus 3 factorial. Okay? Then next, we can expand 26 factorial in this way. We have 26 times 25 times 24 times 23 factorial. And then yung denominator na 3 factorial can be rewrite as 3 times 2 times 1. And then 26 minus 3 can be, we have 23. So we have 23 factorial. So hindi na natin kailangang pahabain pa yung 23 factorial kasi common naman sila sa numerator and denominator. So what we're going to do is just to cancel it out. So cancel 23 factorial sa numerator at saka sa denominator. Ang natira na lamang sa numerator is 26, 25, and 24. At ang natira sa denominator is 3 times 2 times 1. So our answer, 26 times 25 times 24 is equal to 15,600. And then 3 times 2 times 1 is equal to 6. So 15,600 divided by 6 is equal to 2,600 possible ways. Ibig sabihin, meron tayong 2,600 possible way na makakuha ng 3 out of 26 red cards. Okay? Then let us proceed to naman sa second part, which is n minus k c n minus x. Okay, ulitin ko, yung capital N is yung total number of items. Ima-minus daw natin yung value ng k na ginamit natin kanina. Ganon din dito sa kabila.
Ang ating small n is yung ating sample size at yung x is yung value na ginamit natin sa unang solution. So, ang mangyayari dyan is probability of 2 black kasi itong second part is about black naman. So, ganun din. Sa isang deck of cards, meron tayong apat na figure at dalawa dun ay parehong black. Yun ay yung spade and flower. Okay? So, probability of 2 black card, sa isang deck of card, we have 52. So, yung 52, yun yung value ng N. Ngayon, ginamit na natin yung 26 kanina sa ating unang solution, kaya imaminus natin sa 52 yung 26. Kaya magiging siyang 52 minus 26. And then, sa kabila naman, ang ating kailangang card daw na ma-select is 5 cards. Or 5 cards are randomly drawn without replacement. Kaso, yung tatlo is nakuha natin sa ating first solution. Yun na nga yung tatlong red. Okay? Yung tatlo dito. Kaya gagawin natin 5 minus 3. Kasi nakuha na natin yung tatlo kanina. Ang kailangan na lang natin is yung dalawang black. Okay? So, you need to say, it will become 52 minus 26 is equal to 26 and 5 minus 3 is equal to 2. Okay? Now, we have this solution. 26 factorial divided by 2 factorial multiplied by 26 minus 2 factorial. Okay, let us solve this solution, this value. 26 factorial is equivalent to 26 times 25 times 24 factorial. And then 2 factorial sa denominator is equivalent to 2 times 1. And then 26 minus 2 is equal to 24. Common on 24, pwede natin siyang i-cancel. Ang natira na lamang sa numerator is 26 times 25 and then sa denominator is 2 times 1. So, therefore, we have 650 divided by 2. So, we have here 325 possible ways. Ibig sabihin, out of 26 black cards, nakukuha tayo ng 2. E meron daw tayong 325 possible ways. Okay. Now, nakuha na natin yung parehong nakuha na natin yung value sa numerator. Ang kailangan natin kunin ngayon is yung value sa denominator. Okay, we have here NCN. Okay? Ibig sabihin yung capital N is yung total number of items and then yung small letter n is yung sample size. Na kailangan lang natin makuha out of 52. Okay? So here is our solution. Okay, focus naman tayo sa denominator. We have probability of 5 cards. So, we have capital N is 52 at ang sample size natin is 5. So, we have 52 C5. Okay, we can write that as this. So, 52 factorial divided by 5 factorial multiplied by 52 minus 5 factorial. Okay, then next solution, 52 factorial. Pwede natin siyang isulat as 52 times 51 times 50 times 49 times 48 times 47 factorial. And then yung denominator na 5 factorial, pwede natin siyang isulat as 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then 52 minus 5 is equal to 47 factorial. So common ang 47 factorial, cancel natin pareho. Okay, then imu-multiply natin yung mga natira. So, we have here, so 52 times 51 times 50 times 49 times 48 is equal to 311,875,200 divided by 120. Okay, so as our final answer, we have 2,598,960 possible ways. Ibig sabihin, meron talaga tayo more than 2 million na ways para makakuha ng 5 card out of 52. Pero, hindi pa po yan yung ating pinakang final answer kasi sinolve lang natin siya ng hiwa-hiwalay. Kasi ito yung talaga yung ating gagamitin formula ng probability of success in hypergeometric distribution. So, let us solve that using the formula of hypergeometric. So, i-co-combine natin yung tatlong answer natin.
So we have probability of 3 red and 2 black cards is equal to KCX multiplied by N minus K CN minus X over NCN. Okay? So katulad ng solution natin kanina, ito yung nangyari. So we have 26C3 multiplied by 52 minus 26C by all over 52C5. Okay? Then, yung ating naging sagot kanina, we have 26C3, and then 52 minus 26 is equal to 26C, 5 minus 3 is 2, all over 52C5. Okay, so actually, nasolve na natin siya isa-isa kanina, kaya ang gagawin na lang natin is isa-substitute natin yung mga nakuha nating final answer. So, we have in our 26C3, we have 2,600 multiplied by 26C2, our answer earlier is 325, divided by 52C5, ang naging sagot natin kanina ay 2,598,960. Okay, so we have 2,600 multiplied by 325, we have 845,000, divided by 2,598,960. So our final answer is 0.3251. Ibig sabihin, ang probability of getting 5 cards out of 52 is 32.51%. Okay? Na kung saan yung 5 card na kukunin natin is meron 3 red, it's either diamond or heart, at meron ding 2 black, it's either spade or flower. Okay? Let us proceed to our example number 2. 6 cards are drawn from a deck of 52 well-shuffled cards. Find the probability that A, 4 are aces, B, 3 are aces, and 3 are king. Letter C, A, 2, 9, 10, jack, queen, and king are drawn in any order. And letter C, or letter D, 3 are any of one suit, and 3 are of another. And letter E, at least one king is obtained. Okay, so let us focus first our solution for letter A, 4 are aces. Okay, so since na ang kailangan daw nating ma-select is 6 cards. And ang sinabi sa letter A is 4 are aces. We all know that in a deck of cards, apat lang talaga yung aces. We have ace of diamond, ace of heart, ace of spade, ace of flower. So, ibig sabihin, makukuha natin lahat ng aces sa isang deck of cards. Pero ang hinihingi sa problem is 6 cards. Ibig sabihin, meron tayong kailangang card na idagdag doon sa 4 na aces para makompleto yung 6. Pero walang sinabi kung anong card yung ating idadagdag. Ibig sabihin, lahat ng natira doon sa isang deck of cards na tinanggalan natin ng ace is pwedeng maselect nakaragdagan doon sa 4 para makompleto yung 6. Now, paano natin siya isosolve? Okay, so here, probability of 4 are aces. Okay? Since na ang binigay mo, ang unang binigay sa problem is 4 are aces, automatically, yung aces is dito papasok sa unang combination. At yung 2 card na ilalagdag natin sa 4 para maging 6, dito na siya papasok sa ikalawang combination. At dito sa denominator, dito papasok yung total number of cards sa isang deck, which is 52, at yung kailangang card na iseselect natin, which is 6. Okay? But then in this problem, let us solve it doon sa pinakang formula na talaga ng combination or na formula na talaga ng hypergeometric distribution. Kasi yung nauna nating example kanina, pinaghiwa-hiwalay muna natin para mas makuha natin na mabilis yung way kung paano siya isosolve. So ngayon, let us apply the whole formula for hypergeometric distribution. Okay? So, sa una, we have KCX. Doon papasok yung aces. Kaya, 4 yung ace sa isang deck of card. Kaya, ang value ng K is 4. At lahat daw nung ace na yon is kukunin natin. Kaya, naging 4C4. Okay? Dito naman sa pangalawa, N minus K. Ang capital N natin is 52. Kasi 52 cards sa isang deck.
ima-minus natin yung nakuha na natin kanina na 4, yung aces. Kaya magiging siyang 52 minus 4. And then dito sa n minus x, ang ating sample size is 6. Kaya ito yung magiging 6. At yung ating x is 4. Kasi yun yung una nating kinuha sa isang deck of cards. Kaya siya naging 6 minus 4. And then sa denominator, ang total number of sample size, total number of items is 52. Kaya ito yung naging 52. At out of 52, kailangan daw natin kumuha ng 6. Okay? Kaya naging ganito yung ating solution. Okay? Ito yung ating magiging next solution. 4C4 pa rin. And then 52 minus 4 is 48. And then 6 minus 4 is 2. Okay? Divided by 52, C6. Next solution. 4C4, pwede natin siyang isulat ng ganito. 4 factorial divided by 4 factorial multiplied by 4 minus 4 factorial times 48 factorial divided by 2 factorial times 48 minus 2 factorial all over 52 factorial divided by 6 factorial times 52 minus 6 factorial. Okay? Next solution. Inexpand na natin. So, 4 factorial divided by 4 factorial times 1. Okay? Kasi 4 minus 4 is 0. 0 factorial is equivalent to 1. Okay? And then, yung 48, pwede natin siyang isulat as 48 times 47 times 46 factorial. Okay? And then, yung 2 factorial dito, pwede natin siyang isulat as 2 times 1. And then, yung 48 minus 2 is equal to 46 factorial. And then, sa denominator naman, yung 52 factorial sa numerator, pwede natin siyang isulat as 52 times 51 times 50 times 49 times 48 times 47 times 46. At yung denominator natin na 6 factorial, pwede natin siyang isulat as 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then 52 minus 6 is equal to 46 factorial. Okay? So, cancel natin yung mga common values. Cancel yung 4 factorial. 46 factorial and 46 factorial. Kaya natira na lamang sa ating numerator is dito is 1 divided by 1 is 1. Dito ay 48 times 47 divided by 2 times 1 is 1,128. Dito naman ay sa denominator is 52 times 51 times 50 times 49 times 48 times 47 divided by 654321 is 20,358,520. Okay? And then we have 1 times 1,128 is 1,128 divided by denominator. And then our final answer is 0.00005541. Okay? So, ibig sabihin, ang probability of success of getting 4 our aces is this value. Okay? For our aces na meron siyang kasamang dalawang card na kahit alin do sa natira sa 52 cards. Okay? Let us proceed to letter B. Okay? Letter B, same problem. We have 3 are aces and 3 are king. Ito naman, sa letter B, meron siyang binanggit kung ano talaga yung hahanapin. 3 are aces and 3 are king. Hindi katulad ng letter A kanina, na kahit aling card ang isama natin sa apat na aces na kukunin natin. Dito sa letter B, meron siyang binanggit na specific card. Okay? 3 are aces and 3 are king. Okay? Let us solve. Probability of 3 aces and 3 king. Sa isang deck of card, apat yung aces, pero tatlo lang yung kailangan natin. Apat din ang king, pero tatlo lang din ang kailangan natin. Okay? So, since naunang binanggit yung aces, dun siya papasok sa unang combination. Pangalawang binanggit is yung king, kaya dun siya papasok sa pangalawang combination. At yung summation ng dalawa, syempre, sa denominator. Okay? So, aces. Ang key natin is 4, kasi apat naman talaga yung ace, pero tatlo lang kailangan natin, kaya siya naging 4C3. Okay?
Ganun din sa pangalawa, we have ang ating king is 4, pero ang kailangan lang natin is 3, kaya naging siyang 4c3. Okay? And then sa denominator is 52, kasi 52 yung cards at 6 yung kailangan natin. Okay? So, if you will notice, dito sa pangalawang combination, hindi na natin siya minus na n minus k at n minus x. Kasi meron naman siyang binanggit na exact number of cards. Dito binanggit yung 3 out of 4. Dito may binanggit din 3 out of 4. Kaya no need to subtract. Okay? Ilalagay na lang natin dito yung specific as 4C3 and 4C3. Okay? To complete the 6 cards. Next solution, we have 4C3. Pareho lang. Okay, next one natin. 4C3 can be solved as this. 4 factorial divided by 3 factorial multiplied by 4 minus 3 factorial multiplied by 4 factorial divided by 3 factorial multiplied by 4 minus 3 factorial divided by 52 factorial divided by 6 factorial times 52 minus 6 factorial. Okay, then next. Okay, 4 factorial can be solved as 4 times 3 factorial, and then 3 factorial sa denominator, and then 4 minus 3 is equal to 1. Okay, ganun din sa kabila. 4 times 3 factorial multiplied by 3 factorial times 1, divided by 52, can be solved as 52 times 50, 49, 48, 47, times 46 factorial divided by 6 factorial, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and then 52 minus 6 is 46 factorial. Okay, so cancel natin yung common, 3 factorial, 3 factorial, and then 46 factorial. Okay, ang natira na lamang sa una is 4 divided by 1 is 4, and then 4 divided by 1 is also 4. Kaya naging siyang 4 times 4. And then sa denominator is 52 times 51 times 50 times 49 times 48 times 47 divided by 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. We have 20,358,520. Okay? And then, we have 4 times 4 is 16 divided by 20,358,520. And then, our final answer is 0.00000000. 7859. Okay? So, ibig sabihin, in getting 3 are aces and 3 are king, we have this probability of success. Okay? Next, let us proceed to letter C. We have 2, 9, 10, jack, queen, and king are drawn in any order. Okay, dito, saktong 6, di ba? We have 2, 9, 10, jack, queen, and king. Okay, ibig sabihin, ito mismo yung ating hahanapin. Okay? Yung lahat ng number na yan is meron siyang tiga-apat sa isang deck of card. Meron tayong 4 na 2, meron tayong 4 na 9, meron tayong 4 na 10, meron tayong 4 na jack, meron tayong 4 na queen, at meron tayong 4 na king, na kung saan meron silang iba't ibang figure. Pero, yung sa tig-a-apat na yon, kukuha lang tayo ng tig-iisa. Okay? Para makompleto yung 6 card. Kaya, magiging solution natin is ganito. So, probability of 2, 9, 10, jack, queen, and king is like this. Meron siyang tig-a-apat, pero tig-iisa lang ating kukunin. Kaya siya magiging, yung 2 is 4C1, and then 9 is meron din siyang 4C1, yung 10, 4C1, jack is 4C1, queen is 4C1, and then king is 4C1. Okay? Ulitin ko, hindi na natin ginawa yung n minus k at n minus x kasi nga meron tayong specific number na kailangan lamang do sa bawat card na kailangan natin i-select. Okay? Kaya siya naging ganito ang solution. And then sa denominator, out of 52 cards, ang kailangan natin is 6. Okay? At yung 6 na yon, yun na nga yung
2, 9, 10, jack, queen, and king. Okay? Solve natin yung problem. Medyo maliit, pero ito yung solution. So, we have 4 factorial divided by 1 factorial multiplied by 4 minus 1 factorial. So, since pare-pareho naman silang 4C1, kaya magkakatulad lang itong ating naging solution. And then, sa denominator is 52 factorial divided by 6 factorial multiplied by 52 minus 6 factorial. Okay? So, natin. So, 4 factorial, pwede natin siya isulat as 4 times 3 factorial. And then, yung denominator, 1 factorial is equivalent to 1. And then, 4 minus 1 is equal to 3 factorial. Okay, ganun lang din. Magkakatulad lang din naman yan. So, sa denominator, 52 times 51 times 50 times 49 times 48 times 47 times 46. Okay, nag-isa pa ako sa 46 kasi possible na may katulad siya sa denominator. So, yung 6 factorial, isulat natin siya as 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then, 52 minus 6 is equal to 46 factorial. And then, i-cancel natin yung mga common values. Okay, so 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial. Okay, and then sa denominator is 46 and 46. Kaya natira na lamang sa ating mga value sa numerator is 4 times 4 divided by 1, 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 and 4 divided by 1. Okay, kaya ang naging value niya is 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. And then sa denominator is 52 times 51 times 50 times 49 times 40 times 47 divided by 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is 20,358,520. Okay? Next solution, 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4 is equivalent to 4,096 divided by 20,358,520. So, ang ating final answer is 0.0002012. Ibig sabihin, ang probability na makukuha natin sa isang deck of cards na 6 is 0.0002012. At yung 6 na yon, yun na nga yung 2, 9, 10, jack, queen, and king. Okay? Okay, let us proceed sa letter D. 3 are any of one suit and 3 are of another. Okay? So, since na meron tayong 4 na suit or 4 na figure sa isang deck of cards, so that are diamond, heart, spade, and flower, dun tayo kukuha ng tig-3 kung alin man yung figure na mapipili. So, let's say for example, ang unang napili sa 4 na figure is diamond. Dun tayo kukuha ng 3 card. Okay? So, since na nagamit na natin yung diamond sa unang 3, hindi na natin siya gagamitin dun sa ikalawang 3. So, ibig sabihin, ang pagpipiliin na lang natin sa ikalawang 3 ay yung heart, spade, and flower. Okay? So, yung ganun po yung magiging solution. Kaya, ganito po yung magiging answer natin. So, probability of 3 of one suit and 3 of another. Okay? So, bakit naging siyang 4 times 13 C3? Kasi nga, imumultiply natin sa 4 kasi 4 yung ating suit or 4 yung figure. So, ito yung heart, diamond, spade, and flower. Imumultiply natin sa 13C3. Kasi kung alin man yung mapili doon sa 4 na figure, doon tayo kukuha ng 3. Na kung saan yung bawat figure na yun is meron tigalabing 3 card. Okay? Kaya siya naging 4 times 13C3. Okay? Ulitin ko. Kaya siya naging 4 kasi meron tayong 4 na figure. Sa kung alin man yung mapipiling figure dyan sa 4 na yan, doon tayo kukuha ng 3. Okay? At yung bawat figure na yun is meron siyang tigalabing 3 na card. Kaya siya naging 4 times 13C3. Okay. So, di ba, 4 yung pagpipilian ngayon, ngayong una. Pero, halimbawa, nakapili na tayo ng isa dyan kung halimbawa man siya ay diamond o siya man ay heart, siya man ay spade or flower, yung mapipili, hindi na natin isasama doon sa pangalawang 3.
Kaya naging na siyang 3. Ito, 3 times 13C3. Okay? So, ibig sabihin, kung ano pili mo dito yung diamond, hindi nakasama sa pangalawang combination yung diamond. Kaya magiging na lamang itong 3. 3 times 13C3. So, sa pangalawa, tatlo pa rin ang kailangan natin para makompleto yung 6. Okay? At sa bawat figure, meron pa rin naman siyang tigla 13 na card. Okay? And then, divided by 52C6. Kasi 52 naman yung isang deck of cards at nang kailangan natin yung 6. Okay? So, yung 6 na yun is makukuha natin dito sa first and then sa second. Okay? We have here our solution. So, 4 times 13 factorial divided by 3 factorial multiplied by 13 minus 3 factorial. Multiply by 3 times 13 factorial divided by 3 factorial times 13 minus 3 factorial divided by 52 factorial divided by 6 factorial times 52 minus 6 factorial. Okay? Next solution. Yun pa rin, 4 times yung 13 factorial, pwede natin siyang isulat as 13 times 12 times 11 times 10 factorial divided by yung 3 factorial dito, magiging na siyang 3 times 2 times 1. And then 13 minus 3 is 10 factorial. Okay, yun naman sa side na to, we have 3, 3 pa rin. And then 13 factorial, susulat natin siya as 13 times 12 times 11 times 10 factorial. And then yung 3 factorial dito, magiging na siyang 3 times 2 times 1. And then 13 minus 3, pwede natin siyang isulat as 13 minus 3 is equal to 10 or 10 factorial. Okay, yung denominator naman, 52 factorial, sulat natin siya as 52, 51 times 50 times 49 times 40 times 47 times 46. 46 factorial divided by 6 factorial, magiging na siyang 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then 52 minus 6 is equal to 46 factorial. Cancel natin yung mga common values. So, 10 factorial, 10 factorial, and then 46 factorial. Kaya matitira na lamang dito ay 13 times 12 times 11 divided by 3 times 2 times 1 multiply by 4. So, magiging sagot ay ito. Okay, 4 and then 13 times 12 times 11 is 1,716. And then 3 times 2 times 1 is 6. Ito naman ay 3. Copy. And then 13 times 12 times 11 is 1,716. 3 times 2 times 1 is 6. Divided by 52 times 51 times 50 times 49 times 40 times 47. Divided by 720 is equal to 20,350,520. Okay. Solve natin. We have 1,716 divided by 6 multiplied by 4 is 1,144. Okay, times 1,716 divided by 6 multiplied by 3 is 858 divided by 20,358,520. Okay, next. 1,144 times 858 is equal to 981,552 divided by 20,358,520. Okay, and our final answer is 0.04821. Okay, ibig sabihin, yung probability of success is 4.82%. Okay, kung saan yung tatlong card is manggagaling sa isang suit at yung another three cards is manggagaling pa sa isa pang suit or isa pang figure. Okay? Okay, let us proceed to our last letter, which is letter E. At least one king is obtained. So, from the word itself, at least one king, ibig sabihin, pwede pala ang one king, pwede rin ang two kings, three kings, four kings. Okay? Pwedeng ganun yung maging situation. Pero kung kukunin natin yung probability of one king, two kings, three kings, and four kings, medyo mahaba yung solution. Kaya ang gawin na lang natin, ano ba yung hindi niya hinihingi? Okay?
Ang hindi niya hinihingi is yung mawalan ng king doon sa 6 cards. Okay? Pero yung pinakamadaling solution, kaya ang solve natin is probability of no king. Okay? So, probability of 0 king out doon sa 6 na card na kailangan natin iselect. Okay? Randomly. Now, in this case, since na hindi dapat tayo makapag-select ng king, ilang cards na lamang yung ating pwedeng pagpilian. Okay, kung 52 ang cards sa isang deck, tanggalin natin yung 4 na king, ibig sabihin na matitira na lamang ay 48 cards. Yun ay from ace hanggang queen nung 4 na figure na meron sa card. So, sa 48 na cards na matitira, kailangan daw natin kumuha ng 6. Kaya magiging siyang 48C6. Divided by a total number of cards in a deck, we have 52C6. Okay? Now, ang magiging solution niya is 48 factorial divided by 6 factorial multiplied by 48 minus 6 factorial divided by 52 factorial over 6 factorial multiplied by 52 minus 6 factorial. Okay? Next, expand natin yung 48. Magiging na siyang 48 times 47 times 46 times 45 times 44 times 43 times 42 factorial. Okay, divided by yung 6 factorial, magiging na siyang 6, 5, 4, 3, 2, 1. And then 48 minus 6, we have 42 factorial. Okay, denominator natin is 52. Pwede natin siyang isulat as 52 times 51 hanggang 46 factorial. Divided by 6 factorial, pwede natin siyang isulat as 6 times 5 times 4 times 3 hanggang 1. And then 52 minus 6 is 46 factorial. Okay, cancel out natin yung common. We have 42 and 42, 46 and 46. And then, i-multiply natin yung mga natira. Okay? So, we have 46 times 47 hanggang 43. We have here 8,835,488,640. Divided by 6 times 5 hanggang 1, we have 720. And then, yung denominator natin, 52 times 51 hanggang 47, divided by 6, 5, 4, 3, 2, 1, we have 20,350,520. Okay? Solve natin. So, 8,835,488,640 divided by 720 is equal to 12,275,271,000 512 divided by 20,350,520. Okay? So, ang probability na walang king tayo makukuha ay 0.6028 or 0.6028. Pero hindi po ito yung hinahanap natin. Okay? Kasi nga, ang kinuha natin is yung kabaliktaran. Okay? Probability of 2 king. Kasi ang hinahanap sa problem, at least 1 king. Okay, sabi-sabihin, pwede yung 1 king, 2 kings, 3 kings, and 4 kings. So, since nakabaliktaran ang ating kinuha, imaminus natin yung ating sagot sa 100% or sa 1.0. So, ito yung, dito na papasok yung ating solution. Probability of at least 1 king is, so 100% or 1.0, iminus natin yung naging sagot natin na walang king, which is 0.06028. Okay? And then, ang ating magiging sagot is 0.3972. Okay? Ibig sabihin, ang probability of getting at least one king obtained in 6 cards is 39.72%. Okay? So, sana nag-gets ninyo ang solution nitong letter E. Medyo complicated lang siya. Ang ginawa natin solution is pabaliktad kasi nga masyadong mahaba kung kukunin natin isa-isa yung probability ng 1 king, probability of 2 kings, probability of 3 kings, probability of 4 kings. And then, kukunin po uli natin yung probability nung dalawa pang cards na natitira para makompleto yung 6. Okay? So, para mas mabilis yung solution natin, yung kabaliktaran ng ating ginawa. Kinuha natin yung probability na walang king. Ima-minus na lang natin siya dito sa 1. Okay? Kaya ano pa natin is 0.3972. Okay? Okay, let us proceed to our next sample. We have lots of 40 components
each are deemed unacceptable if they contain three or more defectives. The procedure for sampling a lot is to select five components at random and to reject the lot if a defective is found. What is the probability that exactly one defective is found in the sample if there are three defectives in the entire lot? Okay, so since na meron daw tayong 40 components, okay, kung saan sa 40 components meron daw 3 defectives, nagkuha ka ng sample na 5 components. Ngayon, ando yung probability na sa tatlong defective is makukuha mo yung isa. Okay? So, we have here our solution. So, we have 3 defectives. Kaya siya naging 3C1. Bakit naging 1? Kasi exactly 1 defective daw ang makukuha mo out of 3. And since na tatlo nga yung defective, at 40 yung components, so that is N minus K. So, 40 minus 3 is equal to 37. And then, meron tayong kinuhang random sample na 5 components. Nakuha na natin isang defective. May matitira pang 4 na i-check. Okay? So, divided by 40 components na meron tayong 5 sample. Okay? Sample size. Okay, we have here 3C1. Our solution is 3 factorial divided by 1 factorial times 3 minus 1 factorial. Multiply by 37 factorial divided by 4 factorial times 37 minus 4 factorial divided by or all over 40 factorial divided by 5 factorial times 40 minus 5 factorial. Okay? Solution, 3 factorial, pwede natin siyang sulat as 3 times 2 factorial, 1 factorial is equal to 1, and then 3 minus 1 is 2 factorial, and then this part, 37 times 36 times 35 times 34 times 33 factorial, and then yung 4 factorial, sulat natin siya as 4, 3, 2, 1, and then 37 minus 4 is 33 factorial, all over 40 factorial, sulat natin siya as 40 times 39 times 38 times 37 times 36 times 35 factorial. Divided by 5 factorial, sulat natin siya as 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then 40 minus 5 is 35 factorial. Cancel natin yung common values. So we have 2 factorial, 33 factorial, 35 factorial. So natira na lamang dito ay 3 divided by 1 is 3. Okay, 37 times 36 times 35 times 34 is 1,585,080. And then 4 times 3 times 2 times 1, 24. And then 40 times 39 times 38 times 37 times 36 divided by 120 is 658,008. Okay, the next solution. We have 1,585,080 divided by 24 is 66,045 na i-multiply natin sa 3. Okay? And then, numultiply natin yung numerator, ang sagot is 198,135 divided by 658,008. Okay? Our final answer is 0.3011. Okay, so ang probability na exactly 1 is makukuha natin out of 3 defectives is 0.3011. Okay, then next problem, find the mean and variance of the random variable of example 3. Okay, so kanina napakita natin yung formula. Ito ulitin natin, yung formula natin to get the mean is N times K divided by N. So, ano ba yung ating N kanina sa number 3? Yes, example number 3. We have 5. Okay, 5 sample size. At yung ating defective o yung ating K is 3. At ang total number of components is 4. So, we have 5 times 3 is 15 divided by 40. We have 0.375 as our mean. Okay, and let us get the
is the variance. We have this formula, okay? Ang ating capital N or total number of items is 40 minus sample size na 5 divided by N 40 minus 1 multiplied by sample size na 5. Ating defective is 3. And then N is 40 multiplied by 1 minus defective na 3. And then 40 ang ating number of items. Okay, as our solution, 40 minus 5 is 35, 40 minus 1 is 39, multiply by 5, multiply by 3 over 40. Okay, so in this part, kinuha natin yung LCD. LCD niya is 40. 40 times 1 is 40. 40 divided by 40 is 1. 1 times 3 is 3. Okay, next solution, 35 divided by 39. Times 5 times 3 times over 40. Then 40 minus 3 is 37 over 40. Okay, multiply natin itong tatlong value. Kaya ang ating variance is 0.3113. Okay? So, that's our last example. And then, let us proceed to our assignment. Your assignment is exercises 8.2. Which is about hypergeometric distribution. Okay, and you are going to submit that. I-announce ko na lamang kung kailan yung date ng inyong submission. Okay, for now, thank you. And please study this lesson.